Morning! Welcome back to Mila's Kitchen. Ngayon po gagawa tayo ng isa sa request ng mga kasamahan ko, ang Dalgona Coffee Puto. Shoutout po kay Ivan. Siya po ang nag-request ng Dalgona Puto. Dalgona Coffee Puto na napakasarap po pala nito. At sana po maitry nyo rin to. Bago po tayo mag-start, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, click mo po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong ma-update. Ayan, kailangan po natin ng medyo malaking mixing bowl. Then, ilalagay po natin yung 1 tablespoon na coffee. Siguro po any brand naman ng coffee pwede. So, ito pong akin ay Nescafe na pure na coffee. Then, mag-a-add po tayo ng sugar saka milk. So, yung milk po, any milk powder or powder milk pwede. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablespoon po na powder milk. Yun po yung ilalagay natin para po pampasarap dito sa ating Dalgona coffee. At syempre maglalagay na po tayo ng sugar. 6 tablespoon din po yung sugar na ilalagay ko dito. So, tamang-tama lang po yan. Hindi siya ganun katamis, pero hindi rin siya ganun katabang. Saktong-sakto lang po sa ganitong lulutuin natin na 1 cup lang po na all-purpose flour. So, ayan, nalagay na natin yung sugar. At ang next naman nating ilalagay ay ang tubig. So yun, nilagay ko na po yung tubig at hindi ko na videohan yung paglalagay ko ng tubig. Kasi na-post pala yung video ko. Pasensya na po. 3/4 cup po ng tubig ang una nating nilagay para i-mix po yung coffee, yung milk at yung sugar. So 3/4 cup na water. So, mamaya po kasi mag-a-add pa ako ng 1/4. Kaya, bali, 1 cup ang total ng water na ginamit natin. So, ayan. Natunaw ko na po yung sugar, yung milk, saka, syempre, yung coffee. Yung pinaka-main natin dito. Main event. At ilalagay ko na rin po yung flour ngayon. Ayan, 1 cup na all-purpose flour. Yan, medyo mabagal lang po tayo ha. Sa mga nagmamadali po, pwede nyo pong i-fast forward ang video na to. Yan, pagkatapos po nating ilagay yung mga ingredients ay hahaluin nating mabuti yung mixture ng puto natin. Ayan, ngayon pa lang po ay amoy na amoy ko na napakabango ng gagawin nating Dalgona Coffee Puto. Maraming salamat po, Ivan, sa pagbibigay ng idea para gumawa tayo ng ganitong klase ng flavor ng puto. Napakasarap niya. Amoy pa lang talagang panalo. Ayan, natunaw na natin yung flour at wala na halos buo-buo. At ngayon naman po, dahil malapot pa masyado yung mixture natin, ay ilalagay ko na yung 1/4 cup pa na natitira na tubig. Ayan na yung tubig natin. So, bali po ang total na tubig ay 1 cup. So, hindi ko pa nailagay pala yung baking powder nito. So, ilalagay na rin natin yung baking powder.
1 tablespoon lang po na baking powder yung ilalagay natin. Then haluin natin ulit mabuti. Di natin siya naisabay kanina, kaya maghahalo na naman ulit tayo ng powder ingredients. At pagkatapos natin tong haluin, ay ilalagay na rin natin yung melted margarine. Margarine po yung gamit natin ngayon. Tinunaw ko lang sa microwave. Ayan, 1, 2, 2 and a half tablespoon na melted margarine yung ilagay natin. Then, haluin na natin ito ulit mabuti. Kasi lahat na ng ingredients ay naubos na natin ilagay. So, ang gagawin na lang ay papakinisin natin yung ating mixture. At dahil ganito nakakinis yung mixture natin, ay mag-start na tayo na maglagay sa mga puto molds. Silicone mold po yung gagamitin ko ngayon. At hindi na po natin kailangan i-grease yung mga molds natin kasi ito po ay meron ng melted margarine yung mixture natin. Large puto molder po yung gamit ko dito. At sa bawat puto molder po ay maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng mixture natin. At after po natin na mailagay yung 2 tablespoon ay ready na siya para i-steam yung ating puto. So always maglalagay po tayo ng cloth sa takip ng steamer natin kasi pag natuluan ng tubig yung puto ay hindi po maganda yung nagiging quality. Yung unang salang po natin ay medium heat, at after 10 minutes na cooking time ay luto na po yung puto. Ayan, at napakaganda po ng unang salang natin ng puto. Yan po yung niluto sa low medium heat. At ito naman pong pangalawang salang ay iluluto naman natin ng high heat or malakas ang apoy. Ayan, may isa kong plastic molds na ginamit kasi nagkulang po yung silicone. Kaya may isang plastic. So, ito pong pangalawang salang natin, ito yung lulutuin natin sa malakas na apoy at titingnan natin kung anong itsura ng maluluto sa loob din ng 10 minutes na malakas ang apoy. At dahil medyo nag-cool down na yung unang salang natin ay isasali na natin siya dito sa serving plate. Gamitan lang natin ng tinidor para hindi tayo masyadong mainitan kasi mainit pa rin pala talaga. Ayan, tinidor lang yung solusyon. Mainit po talaga. At ito na po ang ating finished product. Ito po yung unang batch. Yan, ang ating dalgona coffee, puto na napakasarap at napakabango po. Ngayon naman ay kinuha na natin yung pangalawang salang. Ayan. So kapag niluto po sa high heat ay ang puto natin ay nakaputok ang ibabaw. Pero yung nandoon sa plastic, napakakinis. Hindi man lang siya pumutok kasi po ang kapal niyan. Ayan o. Di man lang pumutok kasi napakakapal po ng plastic puto molds na yan na large. So, pero maganda rin naman siya kahit hindi siya pumutok. Ilagay na rin natin sa serving plate yung pangalawang salang natin ng puto. So, yung mixture po natin na 1 cup ng all-purpose flour ay nakagawa po tayo ng 13 pieces na puto. So, tamang-tama na po sa almusal ngayong umaga. Meron kaming 13 pieces na puto. Sakto, 4 din kami sa bahay namin. So, diba? Hindi na natin kailangan bumili. Pwede na tayong gumawa ng iba't ibang almusal.
So, hindi mo kailangan ng steamer, yung rice cooker, pwede na. Makakagawa ka na ng ganitong klaseng puto. So, itong naiiba, ito na lang yung pang-testingan natin. Ayan. Hindi maayos-ayos. So, ayan, tapos na po tayo. Para sa araw na po, ito na yung ating finished product. Ang Dalgona Coffee puto natin na napakasarap at napakabango po. Ngayon naman, ipapakita ko po sa inyo kung anong itsura ng loob ng puto. So, ayan, dahil wala akong videographer, gamitan ko na lang ng isang kamay ko para maipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng loob ng puto. So, ayan, lutong-luto at napakaganda po. Well done ang puto natin. So, yun lang po para sa araw na ito. Maraming maraming salamat po. At sa mga gusto pong i-try ang recipe na to, i-try nyo po kasi talagang hindi nyo po pagsisisihan. Napakasarap ng ating dalgona puto. At para po sa nag-request nito, Ivan, maraming maraming salamat sa idea mo. At ito na at nagawa na natin yung dalgona puto mo. So sa mga hindi pa po nakasubscribe kay Ivan Vlogs, pwede nyo po siyang isubscribe. Ito po yung kanyang channel, Ivan Vlogs.